Welcome to Lightroom mobile app tips and tricks. So, babalik mo lang siya sa zero. So, yan lang yung lalagay natin. Then, doon naman tayo sa upper right. Hindi makakulay-kulay na hindi mo circle. Sa may HSL. Try natin. Ito. Ito tayo magtitipan ng mga kulay. Kung anong specific na color ang i-enhance mo. By the way, pwede mo itong i-zoom, ha. I-pinch mo lang, pinch out. Mag-zoom in ka. Ayan. Kita mo yung dagat. W. Huwag na yung model. Ayan. So, kunyari, gusto natin yung green. So, HSL tayo. Ito din mo lang yung green na color. So, ano mangyayari? Anong gusto mong gawin sa green? Tama mo ba sa green? More on yellow. Ayan. So, depende sa'yo. Saturation, bawasan green. Ayan, bawasan yan. Mas orange siya eh. Luminance, ito. Kasi siya nagsishine. Then, gets darker. So, binawasan mo siya. Kung ayaw mo naman na may kulay green, hindi tanggalin mo. Yung saturation, babaan mo. Oh, wala. Ayan. So, mawawala yan. Binabaan mo yung saturation green, negative 100. Kung ayaw mo ng green. Hindi pala ayaw ng green. Yung sa iba sa mga presets mo yan, i-discuss natin. Ilalagay, itimpla yung mga ano, predetermined colors. Or yellow or blue. Sige, try natin kasi marami bawasan. Tignan mo kung ano-ano yung style dyan. Violet. Yung isang blue. Cyan pa rin yung isang yung blue. Yeah. Okay, more pink. Yeah. So, kayo na bahala dyan. Tipla. Para madali tayo. Work forward na tayo. Okay. Next natin, yung after ng color. Ito naman yung details. Texture. And dadagdagan yung texture or contrast. And clarity, ganun din. Texture kasi lalagyan ng maraming lines. Contrast natin. Kung okay na, huwag mo lang galawin yan. Yung dehaze, pag medyo may fog, pwede mo siyang kunin. Taasan mo lang yung dehaze. Wala naman ng fog dyan. Vignette. Okay. Diba? Vignette. Okay. Next na slider. Ito pwede niyang darken yung ano, kalibot ng picture mo. Dadark natin yan. Kung gusto mo lang, usually ginagamit lang naman yung vignette sa mga portrait to focus the viewer on the subject. Ayan. Ayan mo. Dadark na. Ayan. Then sa mga sumusunod niya, midpoint, feather, roundness, mo naman yan kung ano nangyayari. Okay.
part pa rin yan ng bidyan. So, yan sila. Yung grain, wag mong galawin yan kasi grain. Yung mga dot. Kapalitan lang natin. Ayan. Oh. Ayan. Grainy siya. So, pangit. Galawin. Okay? By the way, kung magtatanong kayo kung saan doon, sa Colasin, Porto, sa may Rojas City, meron silang sa unahan, meron silang parola. Ganyan, lighthouse. Ganda doon. Wala pang tao. Or wala lang tao that time. Okay. So, Rojas, bigyan niyo yan. Okay, next dun sa detail icon, ito yung sharpening natin. So, actually marami kang pag-detail yan dyan. So, sharpening. So, if you want to have more details, sharpen yan. So, minsan, careful ka rin lang kasi pag-attach yung sharpening mo, yung noise, yung parang grainy yung areas mo, mataas din yan. So, kung noisy naman, especially pag mag, kasi yun yung noise, may mga maraming dot na kulay. This is sharp. So, kung noisy siya, pwede mo wawala nga yung dot, magbo-blur naman siya. Matataas ang noise reduction. Ay, nag-blur siya. Okay, so, ito ginagamit natin, yung noise reduction, mas mali. Dun nga sa night portrait pa rin, yung lighting mo is hindi masyadong maganda. And, may marami siyang noise, sugar, reduce natin yan. Sa portrait, para minish yung mukha. Okay, para kang filter. Sa color noise, okay. So, kung sa akin, okay na to. Yung natin gagalawin. Okay lang. Para hindi masyado masira yung picture. So, yun lang usually yung gagamitin natin. Dito, remove chromatic aberration. Correct na naman eh, wala naman. Kino-correct niya lang yung ano, yung vertical and horizontal lines. Ito yung isa sa pinakapaborito ko na icon niya. Ito yung dalawang pilog na dito, yung mga presets. Okay. Presets, ibig sabihin, predetermined settings. Yung mga kumbaga sa kape, 3-in-1. Ito maraming in-1. Ito, isang click mo lang, kunyari na timpla mo na yung ano mo, picture mo, sisave mo sa dito sa file. Pag meron ka ulit na picture, gagamitin mo to. Okay. So, sige. Di ba nakatimpla na tayo? Nalun sa umpisa. So, dito, click mo lang yung upper right niyan, create preset. So, ano bang name niya? Bigyan mo, ano, sa lugar yun? Port. Done. So, sa group, depende kung anong group gusto mo. You want to create a group. Yan yung mga group ko. Calligraphy, LRPL, URL, tipla. So, bahala ka na dyan maglagay kung saan maglagay. Lagay ko lang doon sa calligraphy na group. Then, check ko siya sa upper right. Check dyan. Then, press preset, added to calligraphy. Then,
Sige, try natin. Balik. Pwede natin mabalik yan eh. Balik kung sa una-una talaga hindi pa nagkaroon ng picture. So, doon. May kita kayong pinakadulo. Pinakababa. May araw na pabalok. Ang yan. Click mo yung all. Babalik siya sa dati. Okay. Itatama ko lang ulit. Okay. Yung horizon. Tama ko lang ulit yung horizon. Okay, check. Then, punta tayo dun sa preset natin. Ito yung, tanda nyo, ito yun, no? Galang sa akin. This is it. Saan ko ba siya yun? Sa calligraphy na dito siya oh. So, yan. 62 presets. So, click ko lang yan. Ano yung pangalan nung dati? Port. So, hanapin mo lang yun. Where are you? Port. Eto. Port. Yan o. Nakikita niyo. Siya. So may preview siya dyan kung ano mayayari. Kulay yung mga square-square yan. So click lang natin yan. Automatic. Yan na magiging itsura nyo. In one click. Preset. Okay. Check mo lang. Yan. Balik ka sa na-edit mo lang. And excuse me po. Ano natin i-save? Paano natin gusto palagyan ng watermark? Pangalan na yes. Okay. So dito, dito sa parang share icon, sige, sa katabi na siya ng check. Dito tayo mag-save. So click mo yan. Una, click mo muna yung settings. Wala ka pang slider, you want to include watermark, on mo yan, then click the customize. In my case, nilalagay ko yung pangalan ko. Siyempre, alam mo pangalan ng iba. Okay. Okay. Nakikita nyo sa lower ng picture, lower left, lalabas yung pangalan ko. So, kayo mag-determine ng size, opacity. Opacity yung gusto mong transparent or transparent. Yan, babaan mo lang yan. Ayaw mo na transparent. Hindi ko talaga ganyan. Okay. So, depende sa'yo. Ako usually binababaan ko yung transparent. So, yung opacity niya kasi minsan yung watermark nyo nakaka-distract siya. Yung napanilis na. Hindi siya, ano, nakaka-distract. So, babaan mo pa siya. Size, syempre, horizontal, saan mo nilagay? Sa left, sa right. And yung vertical offset mo. Baba, taas. So, switch it mo yan. So, either left or right. Corner. Click pa dito. Kaya nakaka-distract na eh. Yung iba kasi na yung mga pages, ayaw nila nung tech yan. Focus ka dun sa picture at dapat hindi distracting yung watermark. Then dito sa text yan, sa isa graphic ito naman yung gusto mo yung picture talaga ilagay yan, lalabas yun dyan. Picture mo. Pala ka. Ginawa mo dun sa Photoshop na watermark mo. Lagay mo dyan. Tapos i-ano mo muna. I-gan mo muna. Page. So, ganyan lang yan.
drop shadow, ibig sabihin drop shadow yung picture mo, ah yung anong pala, yung watermark, pwede rin o pwede hindi. So yan, click tayo doon. So yan ang muna ilalagay, save the device, click mo yan dyan, masasave na doon sa yung folder na Lightroom. Okay, then tapos ka na. Yan lang yan. So, eto, magbibigay lang ako ng mga tips. Sa anong gagawin nyo sa mga picture nyo, what you do. If, sa situations, ito yung mga situations na ganyan. Eto na naman, overexposed na naman yung lighting natin. So, what we will do, ito na yun sa may exposure. Sun, yung kita nyo yung sun icon natin. Yan, so baba natin yung exposure. Highlights, recover natin yung mga wala. Shadow, whites, black. So bahala na kayo. Or, punta ka dun sa preset. Kasi ito isang araw lang to eh, na-picture dun sa from Bacolasi, we go to Panay Church, which has, by the way, the biggest church bell in Asia. Or kung ayaw mo naman dun sa ano, mag-tipla-tipla pa, ito na lang sa preset mo. Kung same din naman yung settings, na overexpose, right dun sa unang picture dun sa port. Gaya dun sa settings natin. Marami dun sa settings. Pwede mo i-delete, pwede mo i-update. Ay, ito pala, update. Okay. Nangyari lang ba ito? Marami dun yung port. Port, port. Ito yung port. Oh. Yung port. Yan. Oh, so, yan na siya. Paano pag gusto kong i-update yung settings ko? Pwede rin.